Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Yang anak, kaya huwag kang mag-alala. We've got songs back. Narito na nga ating mga karagdagan pang aabangan ngayong Lunes sa Abot Kamay na Pangarap. Hindi na nga makapaghihintay pa itong si Moira na magpapakilala muli dito sa kanyang anak na si Zoe. Subalit pinigilan naman siya ng kanyang ina na si Chantal dahil hindi pa nga daw di umano ang tamang panahon at pagkakataon na malaman ni Zoe na buhay pa siya. At lalo na ngayon na tila nawawala na nga sa sarili itong si Zoe dahil kinain na nga siya ng matinding galit sa kanyang puso ngayon. At ang tumutulong pala dito kay Zoe upang magtago muna ay walang iba kundi itong si Dr. Sefra. At nabanggit din ni Dr. Sefra dito nga kay Moira at kay Chantal na may isang kaibigan nga raw itong si Zoe na sinasamahan siya roon. At ang tinutukoy nito ay walang iba kundi itong si Justine na kanya namang pinsan. At dito nga na sinubaybayan at sinunda ni Giselle itong si Justine kung saan ay bumibili nga ito ng pagkain. Kaya natuntun nila ni Giselle at RJ ang kinaroroonan ni Zoe at ngayon ay alam na nga nila kung nasaan ito. At agad naman na tumawag itong si RJ kay Lynette at ipinaalam na natagpuan na nga daw nila itong si Zoe. At dito rin nag-usap-usap ang mga ito na sina Lynette, Chang Susan at Annalyn na hindi na daw sila magtataka kung bakit galit na galit daw itong si RJ at Giselle dito kay Zoe dahil sa ginawa nito dito nga kay Lynette. At ngayon, tila natauhan na rin itong si Annalyn at dito sinabi kay Lynette na wala na rin daw pakialam itong si Annalyn ngayon kung anuman ang pwedeng gawin ni RJ dito nga kay Zoe. At dito rin na sinabi ni Lynette kay Zoe na kapag nakita niya ito ay hindi daw niya mapipigilan itong kanyang sarili na baka masaktan itong si Zoe dahil sa ginawa niyang pang-iwan dito kay Lynette sa loob ng conference room. At hindi nga nagtagal at nasampal nga dito ni RJ itong si Zoe dahil sa mga salita na binibitiwan nito. At hindi lang iyon dahil nadadagdagan pa nga ang pananakit dito kay Zoe at ito na nga si Lynette dahil binantaan niya itong si Zoe na wag na daw niyang masaktan muli itong si Annalyn dahil may kalalagyan daw talaga siya dito kay Lynette. At hindi nga napigilan ni Zoe ang kanyang sarili na sugurin nga itong si Annalyn dahil nga sinisisi ni Zoe si Annalyn kung bakit nangyari nga sa kanya ngayon at kung bakit sinuspende siya dito sa Apex at pati itong kanyang residency. At nakarating din ito kay Moira kaya hindi nga siya mapakali hanggat hindi niya makakausap ang kanyang anak. At dito nga nagpupumilit si Moira na puntahan itong si Zoe sa kinaroroonan niya ngayon. At nagulat naman itong si Zoe nang makilala kung sino itong si Morgana Go. At mas nadagdagan pa lalo ang galit ni Zoe nang malaman niya na ito pala ay si Moira ay dati pala ay hindi totoong nasawi. At sinisisi ngayon ni Zoe itong si Chantal na kung bakit pinaniwala nila na wala na nga itong si Moira. Kaya nagkaletche-letche daw di umano itong kanyang buhay ngayon at nawala yung kanyang minamahal na si Dax. Hindi sana daw mangyari ang mga ito kung hindi nagpapanggap itong si Moira na wala na nga. At pati siya na sariling anak ay niloloko niya rin. Kaya naman hindi malaman kung ano nga ang posibleng gawin dito ni Zoe dahil sa matinding galit. At dito nga na umabot na sa punto na sinasaktan na nga ni Zoe itong kanyang sarili dahil sa nangyaring pagtakwil ni RJ sa kanya. Lalo pa't wala pa rin kaalam-alam si RJ na hindi niya talaga tunay na anak itong si Zoe at ang tanging anak lamang ay walang iba kundi itong si Annalyn. At masakit man isipin dito ni Zoe na sinabihan siya ng kanyang ama na tinatakwil at sana daw ay hindi na lang naging anak niya itong si Zoe at sana si Annalyn na lang ang nagiging tunay na tanyag. Subalit totoo nga ang paniniwala ni RJ dito nga kay Annalyn na hindi niya nakitaan sa ugali ni Zoe dahil may dugo nga ang binetes itong si Zoe at malabo nga na magiging kaugali niya itong si Annalyn. Kaya nagkaroon na rin ng lamat itong paggita ni Annalyn at ni Zoe dahil nga sa nangyari na ginawan ng masama ni Zoe itong si Lynette at hinding-hindi nga raw ito mapapatawa dito ni Annalyn. Yan naman ang saad niya dito kay Zoe. Kaya naman nagiging palaban na rin itong si Annalyn kay Zoe at hindi na nga makakapayag pa
nasaktan niya muli ang kanyang ina at ganun din siya. Kaya yan naman ang ating pagkatutukan at abangan sa mga susunod pang mga episode. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap. Bye-bye!